si Manase at si Efrain. Hindi nagtagal, may nagbalita kay Jose na may sakit ang kanyang ama. Kaya dinala niya ang dalawang anak niyang sina Manase at Efrain at pumunta kay Jacob. Nang malaman ni Jacob na dumating ang anak niyang si Jose, sinikap niyang makaupo sa higaan niya. Sinabi ni Jacob kay Jose, "Noong naroon pa ako sa Luz, sa lupain ng Kanaan, nagpakita sa akin ng makapangyarihang Diyos at binasbasan niya ako. Sinabi niya, bibigyan kita ng maraming lahi para maging ama ka ng maraming tao at ibibigay ko ang lupaing ito ng Kanaan sa mga lahi mo at magiging kanila ito magpakailanman." Nagpatuloy si Jacob sa pagsasalita, "Ang dalawa mong anak na sina Efrain at Manase na ipinanganak dito sa Ehipto bago ako dumating ay ituturing kong mga anak ko. Kaya kagaya kina Reuben at Simeon, magmumula rin sa kanila ang mga lahi ng mga Israelita. Pero ang susunod mong mga anak ay maiiwan sa iyo at makakatanggap ng mana galing kina Efrain at Manase. Naalala ko ang pagkamatay ng iyong ina. Galing kami noon sa Padan Aram at naglalakbay sa lupain ng Kanaan. Malapit na kami noon sa Efrata nang mamatay siya. Kaya inilibing ko na lang siya sa tabi ng daan na papunta sa Efrata. Ang Efrata ang tinatawag ngayon na Bethlehem." Nang makita ni Israel ang mga anak ni Jose, nagtanong siya, "Sino sila?" Sumagot si Jose, "Sila po ang mga anak ko na ibinigay sa akin ng Diyos dito sa Ehipto. Kaya sinabi ni Israel, dalhin sila rito sa akin para mabasbasan ko sila. Halos hindi na makakita si Israel dahil sa katandaan. Kaya dinala ni Jose ang mga anak niya papalapit kay Israel. Niyakap sila ni Israel at hinalikan. Sinabi ni Israel kay Jose, hindi na talaga ako umaasa na makikita pa kita. Pero ngayon, ipinahintulot ng Diyos na hindi lang ikaw ang makita ko, kundi pati ang mga anak mo. Kinuha agad ni Jose ang mga anak niya sa kandungan ni Israel at yumukod siya bilang paggalang sa kaniyang ama. Pagkatapos, inilapit niyang muli ang mga anak niya sa lolo ng mga ito para mabasbasan sila. Si Efrain ay nasa kanan ni Jose na nasa kaliwa ni Israel at si Manase ay nasa kaliwa ni Jose na nasa kanan ni Israel. At ipinatong ni Israel ang kanang kamay niya sa ulo ni Efrain na siyang nakababata. At ipinatong ang kaliwang kamay niya sa ulo ni Manase na siya namang nakatatanda. Pagkatapos, binasbasan niya ang mga ito na sinasabi, "Naway pagpalain ang mga batang ito ng Diyos na pinaglingkuran ng aking mga ninuno na sina Abraham at Isaac, na siya ring Diyos na nagbabantay sa akin simula nang ipinanganak ako hanggang ngayon. At naway pagpalain din sila ng anghel na nagligtas sa akin sa lahat ng kapahamakan. Naway maalala ako at ang aking mga ninunong sina Abraham at Isaac sa pamamagitan nila. At naway dumami pa sila sa mundo." Nang makita ni Jose na ipinatong ng kanyang ama ang kanang kamay nito sa ulo ni Efrain, hindi niya ito ikinatuwa. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ama para ilipat kay Manase. At sinabi, "Ama, hindi po iyan. Ito po ang panganay. Ipatong po ninyo ang kanang kamay ninyo sa ulo niya." Pero sumagot ang kanyang ama, "Oo, alam ko, anak. Ang mga lahi ni Manase ay magiging kilala ring mga bansa, pero mas magiging kilala ang mga lahi ng nakababata niyang kapatid, at magiging mas marami ang lahi nito." Kaya ginawa niya si Efrain na nakakahigit kaysa kay Manase. At sa araw na iyon, binasbasan niya ang mga ito na nagsasabing, "Gagamitin ng mga Israelita ang pangalan mo sa pagbabasbas. Sasabihin nila, naway pagpalain ka ng Diyos kagaya ni na Efrain at Manase." Kaya sinabi ni Israel kay Jose, "Malapit na akong mamatay, pero huwag kayong mag-aalala, dahil sasamahan kayo ng Diyos at pababalikin kayo sa lupain ng iyong ninuno. At ikaw, Jose, ang magmamana ng Shechem, at hindi ang mga kapatid mo. Ang lupain na iyon na napa sa akin dahil sa pakikipaglaban ko sa mga Amoreyo sa pamamagitan ng espada at pana." Binasbasan ni Jacob ang mga anak niya. Pagkatapos, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at sinabi, "Magsiparito kayo dahil sasabihin ko sa inyo
Kung ano ang mangyayari sa inyo sa darating ng panahon, mga anak, lumapit kayo at makinig sa akin na inyong ama. Ikaw, Reuben, na panganay ko, ang kauna-unahang lalaki kong anak. Mas tanyag ka at mas makapangyarihan kaysa sa iyong mga kapatid. Pero katulad ka ng kumukulong tubig, dahil hindi ka makapagpigil sa iyong pagnanasa, kaya ka sumiping sa aking asawang alipin. Hindi ka na hihigit sa iba. Kayo, Simeon at Levi, na magkakampi, ginagamit ninyo ang inyong armas sa pagmamalupit sa iba. Hindi ako sasama o dadalo sa pagtitipon ninyo, dahil pumapatay kayo ng mga tao kapag galit kayo, at pinipilayan ninyo ang mga toro kapag gusto ninyo. Susumpain ko kayo dahil sa inyong galit na napakalupit. Paghihiwalayin ko kayo at ipapangalat sa Israel. Ikaw, Huda, pupurihin ka at igagalang ng iyong mga kapatid. Tatalunin mo ang iyong mga kalaban. Katulad ka ng batang leon na matapos hanapin ang sisilain ay bumabalik sa kanyang lungga at doon magpapahinga. At walang makakapagtangkang gumambala sa kanya. Patuloy kang mamumuno, Huda. Magmumula sa mga lahi mo ang magiging mga pinuno. Kaya magbibigay ng buwis sa iyo ang mga bansa at susunod sila sa iyo. Magiging sagana ang iyong lupain. Kaya kahit itali mo ang asno malapit sa pinakamagandang tanim na ubas, hindi niya ito makakayang ubusin dahil sa dami. At kahit ipanglaba pa ang katas ng ubas, hindi ito mauubos. Kaya dahil sa masaganang katas ng ubas, magniningning ang iyong mga mata. At sa masaganang gatas, higit na puputi ang ngipin mo. Ikaw, Zebulun, maninirahan ka sa tabi ng dagat. Ang lupain mo ay magiging daungan ng mga sasakyang pandagat. Ang lupain mo ay aabot hanggang sa Sidon. Ikaw, Isakar, katulad ka ng malakas na asno, pero nagpapahinga sa tirahan ng mga tupa. Titiisin mong magpaalipin kahit pa pagpasanin ka ng mabigat at sapilit ang pagtrabahuhin, basta't mabuti at sagana lang ang lupaing titirahan mo. Ikaw, Dan, pangungunahan mong mabuti ang iyong mga tao bilang isa sa mga lahi ng Israel. Magiging katulad ka ng makamandag na ahas sa tabi ng daan na tumutuklaw ng paa ng dumaraan na kabayo. Kaya nahuhulog ang nakasakay dito. Pagkatapos sinabi ni Jacob, O Panginoon, naghihintay po ako sa inyong pagliligtas. Nagpatuloy pa siya sa pagsasalita. Ikaw, God, lulusubin ka ng grupo ng mga tulisan, pero gagantihan mo sila habang tumatakas sila. Ikaw, Asher, magiging sagana ka sa pagkain. Aani ka ng mga pagkain na para sa mga hari. Ikaw, Naftali, katulad ka ng pinakawalang usa na nanganganak ng magagandang supling. Ikaw, Jose, katulad ka ng mailap na asno sa tabi ng bukal o sa tabi ng bangin. Kaiinisan ka ng mga mamamana. Sa galit nila ay papanain ka nila, pero palagi mo rin silang papanain. At ang braso mo ay patuloy na lalakas dahil sa tulong ng makapangyarihang Diyos ni Jacob, ang tagapagbantay at ang bato na kanlungan ng Israel. Siya ang makapangyarihang Diyos ng iyong mga ninuno na tumutulong at nagpapala sa iyo. Bibiyayaan kanya ng ulan at tubig sa mga bukal, at bibiyayaan kanya ng maraming anak at hayop. Ngayon marami akong pagpapala, labis pa sa kasaganaan noon ng mga sinaunang kaburulan. Naway matanggap mo ang mga pagpapalang ito, Jose, ikaw na nakakahigit kaysa sa iyong mga kapatid. Ikaw, Benjamin, katulad ka ng asong lobo na sumisila sa umaga ng kanyang nahuli para kainin, at sa gabi ay pinaghahati-hatian ang natirang nasamsam. Sila ang 12 anak ni Jacob na pinanggalingan ng mga lahi ng Israel, at iyon ang huling habili ni Jacob sa bawat isa sa kanila. Ang pagkamatay ni Jacob. Matapos habilinan ni Jacob ang mga anak niya, sinabi niya, Ngayon, sandali na lang at makakasama ko na ang mga kamag-anak ko sa kabilang buhay. Ilibing niyo ako sa libingan ng aking mga ninuno, doon sa kuweba na nasa bukid ni Ephron na Heteo. Ang bukid na iyon ay nasa Makpela sa silangan ng Mamre, na sakop ng Kanaan. Binili ng lolo kong si Abraham ang bukid na iyon kay Ephron para gawing libingan.
Doon siya inilibing pati ang lola kong si Sarah at ang mga magulang kong sina Isaac at Rebecca. At doon ko rin inilibing si Leia. Ang bukid at kuweba ay binili sa mga Heteo. Pagkatapos magsalita ni Jacob sa kanyang mga anak, nahiga siya at nalagutan ng hininga. At isinama siya sa kanyang mga kamag-anak na sumakabilang buhay na. Niyakap agad ni Jose ang kanyang ama at hinalikan habang umiiyak. Pagkatapos, inutusan niya ang mga lingkod niyang manggagamot na imbalsamuhin ang kanyang ama. Kaya inimbalsamo nila ito. Tumagal ang pag-iimbalsamo sa kanya ng 40 araw. Ayon sa kinaugalian ng mga Ehipsyo, nagluksa ang mga Ehipsyo sa loob ng 70 araw. Nang matapos ang kanilang pagluluksa, sinabi ni Jose sa mga opisyal ng Faraon, "Kung maaari ay sabihin ninyo sa Faraon na pahintulutan niya akong ilibing ang aking ama sa Kanaan, sapagkat bago siya namatay, ipinasumpa niya ako na ilibing ko siya sa libingang ipinagawa niya sa Kanaan. Babalik din ako agad pagkatapos ng libing." Nang malaman ito ng Faraon, sinabi niya kay Jose, "Tuparin mo ang ipinangako mo sa iyong ama. Umalis ka at ilibing siya." Kaya umalis si Jose, kasama ang maraming opisyal ng Faraon, ang mga tagapamahala ng palasyo, at ang mga tagapamahala ng Ehipto. Kasama rin ang sambahayan ni Jose at ang sambahayan ng kanyang ama, pati ang kanyang mga kapatid. Ang naiwan sa Goshen ay ang maliliit nilang anak at ang mga hayop nila. Kasama rin nila ang mga karwahe at mga mangangabayo. Talagang napakarami nila. Pagdating nila sa giikan sa Atad malapit sa ilog ng Jordan, nagluksa sila roon para kay Jacob at labis ang kanilang pag-iyak. Labis ang kalungkutan ni Jose sa loob ng 7 araw para sa kanyang ama. Nang makita ng mga Kananeo ang pagdadalamhati nila sa may giikan sa Atad, sinabi nila, "Labis ang pagdadalamhati ng mga Ehipsyo." Kaya ang lugar na iyon na malapit sa ilog ng Jordan ay tinawag na Abel Mizraim. Tinupad ng mga anak ni Jacob ang habiling niya sa kanila, sapagkat dinala nila ang bangkay nito sa Kanaan at inilibing sa kuweba na nasa bukid sa Makpela sa silangan ng Mamre. Binili ni Abraham ang bukid na ito kay Ephron na Heteo para gawing libingan. Pagkatapos ng libing, bumalik si Jose sa Ehipto kasama ang kanyang mga kapatid at ang lahat ng sumama sa paglilibing. Ang pangako ni Jose sa kanyang mga kapatid. Ngayong patay na ang kanilang ama, sinabi ng mga kapatid ni Jose, "Baka nagkikimkim pa ng galit sa atin si Jose at gumanti siya sa ginawa natin sa kanya." Kaya nagpadala sila ng mensahe kay Jose na nagsasabi, "Nagbilin ang ama natin bago siya mamatay, na sabihin sa iyo na patawarin mo kami sa masamang ginawa namin sa iyo. Kaya ngayon patawarin mo sana kami, alang-alang sa Diyos ng ating ama." Nang makarating ang mensahe nila kay Jose, umiyak siya. Hindi nagtagal, pumunta mismo ang mga kapatid niya sa kanya. Pagdating nila, nagpatira pa sila sa harapan niya bilang paggalang. Pagkatapos sinabi nila, "Handa kaming maging alipin mo." Pero sumagot si Jose sa kanila, "Huwag kayong matakot. Sino ako para makialam sa plano ng Diyos? Totoong nagplano kayo ng masama sa akin. Pero plinano na ng Diyos na magdulot iyon ng kabutihan na siyang nagligtas ng marami sa inyo sa taggutom. Kaya huwag kayong matakot. Susustentuhan ko kayo ng pagkain, pati ang mga anak ninyo." Pinangakuan sila ni Jose at nakapagbigay ito ng kaligayahan sa kanila. Ang pagkamatay ni Jose. Nanatili si Jose sa Ehipto kasama ang buong sambahayan ng kanyang ama. Nabuhay siya ng 110 taon. At nakita pa niya ang mga apo niya sa tuhod sa anak niyang si Ephraim at sa apo niyang si Makir na anak ni Manase. Itinuring niya bilang sariling anak ang mga anak ni Makir. Ngayon, sinabi ni Jose sa kanyang mga kamag-anak, "Malapit na akong mamatay, pero hindi kayo pababayaan ng Diyos. Kukunin niya kayo sa lugar na ito at dadalhin sa lugar na ipinangako niya kay Abraham, Isaac at Jacob." Pagkatapos, pinasumpa ni Jose ang mga Israelita. Sinabi niya, "Ipangako ninyo na kung paaalisin na kayo rito ng Diyos, dadalhin din ninyo ang mga buto ko sa pag-alis nyo sa lupaing ito." Namatay si Jose roon sa Ehipto sa edad na 110.
Inimbalsa mo siya at inilagay sa kabaong.